anak, kahit yan ay born out of wedlock or pinanganak ng hindi kasalang iyong mga magulang, still kadugo mo yan, di ba? Still kadugo mo yan. Ano lang ang exception sa blood relationship? Except legitimate spouse. So ang pagpatay sa legitimate na asawa ay considered as parricide. Paano? Na nga, paano pagka ang pinatay ay common law wife? Papasok ba yan sa ating parricide? No. Kailangan ay legitimate spouse. Kailangan legitimate ang relationship except parent and child relationship. Ano ang legitimate child? Child is born, nakasal ang kanyang magulang. Okay? Ang illegitimate child, legitimate. Ano pag illegitimate child? Pinanganak ka ng hindi kasal ang iyong parents. Okay, hindi kasal ang iyong parents. Okay? Next, asan na tayo? So may question dito pag sa parricide, may question tayo sa parricide. So do not forget this LDB, okay? LDB. Legitimate ang relationship except parent and child. Direct line. Okay, kailangan direct line, hindi kasama ang brothers and sisters. Ibig sabihin, ascendant at descendant lang. Pero tandaan, sa ascendant at descendant, kailangan legitimate ang relationship. Okay. Wala pa po. Ano ba ba? Correct. This is homicide. Bakit magiging homicide lang to? Bakit hindi murder? Bakit hindi murder? Kasi wala namang qualifying circumstance na binanggit. Okay. Walang qualifying circumstance na binanggit. Okay. Sige. Pwede na tayo mag-move on sa number 3. Pwede na mag-move on. Ano ba yung mga ano pala? Okay, pakabalik yung number 1. Ito po, sige sir. Banat ng SS. Okay na sir, Sir Gilbert. Okay na, sir? Sige. Sa murder, hindi pasok ang pagpatay sa brothers and sisters because it is not killing by direct line. Okay, kailangan ay ascendant or descendant lang. Kasi po, Sir Ram, ang ating brothers and sisters, it is collateral line. Okay, ascendant at descendant lang ang direct line. Okay? Okay, sige, let's move on. Principles in homicide investigation that should be borne in mind are: the mistakes of the homicide investigator cannot be corrected, and the homicide investigator should not cross the bridges which he burns behind him. Which of the following is not one of the so-called burned bridge? Alin dito ang hindi kasali? Alin ang hindi kasali? Correct letter C, when the body has been contaminated and the chain of custody was not properly accounted. Tandaan natin yung 3 bridges. Okay, the 3 bridges. Ano to? Tandaan nyo lang yung do not make. Ano yung do not make? Okay, ang hindi pa pwede na mangyari ay ang katawan ay ma-move. Okay? Moved, embalmed, and cremated. Ano ba yung cremated kapag yan ay sinunog? Okay, abo. Ma'am, paano naman kung tatay yung pinatay niya, yung adopted child? Hindi rin po pasok ang adopted child because it is not killing by blood relationship. Wala silang blood relationship ng kanyang adopted na anak. Okay po? Kailangan ay merong blood relationship. Okay. So, kung meron tayong tinatawag na 3 bridges, meron din tayong tinatawag na 3 tools. Ano naman yung 3 tools in investigation? In criminal investigation. What are the 3 tools? O yung tinatawag nating 3 eyes, di ba? The 3 eyes of investigation. Ano to? Una-una, ano yung first eye? Information, interview, and interrogation.
and then what we call the instrumentation. Instrumentation, tinatawag din natin yan na criminalistics. Okay, we also call that as criminalistics. Okay, correct? So dito, yung focus natin tomorrow, yung pag-aaral about interview and interrogation. Okay? Yeah. Yung three tools of criminal investigation. Ano naman yung tinatawag natin na cardinal points of investigation. Ano naman yung cardinal points of investigation? Correct. The five wives and the one husband. Five W's and one H. Okay, so do not forget about that. The what, where, why, who, ano pa, when. 1, 2, 3, 4, 5, at saka yung how. Yan yung ating five W's and one H. Okay? So sagot natin dito ay ito. Hindi yan kasama sa burnt bridges. Yan yung burn, and yung bridge na hindi dapat ma-burn in homicide investigation. Okay? Considered to be the beginning of any homicide investigation is ano ang simula ng homicide investigation? Okay? Ay sagot ng A. May iba pang answer? A? Correct. The first or the beginning of a homicide investigation is we establish the accurate cause of death of the person. Okay? Kasi hindi naman tayo mag-iimbestiga kung ang ikinamatay niya ay mga natural death. For example, namatay sa sakit, namatay sa COVID. Kailangan ba nating magkaroon ng homicide investigation? No. Kaya it is important that we establish the accurate cause of death. Okay? Hindi din naman natin na kailangan ma-determine who is responsible, how the victim was killed, when the victim was killed. Kailangan natin itong sagutin sa start, okay, kapag nagsimula na ang homicide investigation talaga. Pero para ma-formally start ang homicide investigation, we have to know what is the accurate cause of death of the person. Okay? Next. So okay, wala nga na dito, no violent reaction in this number. So kung wala, sige, I'll move on to number 5. Pwede na, baka may nag-SS pa. Wala na, sige, I'll move on to number 5. Okay. In case of a dead person, when autopsy should be performed? Answer sa number 4, hindi ko ba nasagot? Ito po. Okay na, sir? Sir Jobert? Okay na, sir? Okay, sir. Welcome po. Okay, number 5. In case of a dead person, when should autopsy be performed? Kailan natin dapat i-perform ang autopsy? Okay? At once, correct. At once, there is a slightest reason to suspect the probability of homicide. Okay? Magkoconduct tayo ng autopsy kapag ka merong slightest reason na suspected na homicide yung kanyang ikinamatay, di ba? Ano ba ang purpose ng ating autopsy? Why is autopsy made? Autopsy. Bakit ginagawa ang autopsy? To determine the cause of death. Ano ba yung autopsy? Sino ba ang nagpe-perform ng autopsy? Sino nagpe-perform ng autopsy? Yung tinatawag natin na pathologist or the medico legal officer. Okay. Sila ang nagpe-perform the autopsy. Okay, ang nagpe-perform yan ay ang tinatawag natin na pathologist or the medico legal officer. Okay. Another question. Ano ang pinagkaiba ng autopsy kay post-mortem examination? Kasi baka nalilito kayo between the two. So what is their difference? Anong kanilang pinagkaiba? Ha? Autopsy, tandaan natin, this is the internal examination of a dead body. Internal examination, ibig sabihin, there is an incision.
Ibig sabihin, merong hiwa-hiwa yan, di ba? Hihiwain mo yung katawan. Okay? Correct. It's a postmortem examination, hindi hiwa, hindi hiwa. Okay? Sa autopsy, internal examination of a body incision or tinatawag nating meron yang dissection. Binubuksan yung katawan ng tao. Di ba ano yan? Parang paletter Y yan kapag bubuksan mo. Even yung ano yan, yung ulo niyan, binubuksan yung utak ng tao. Yan ang autopsy. Ang postmortem examination, this is the external examination of a dead body. External examination of a dead body. Ibig sabihin, wala yung mga hiwa-hiwa. Hindi mo kailangan buksan yung katawan ng tao. Okay, ang sabi sa postmortem examination, pwede rin dito na mag-collect ka ng collection of body fluids. For example, yung dugo. Okay, yan. Postmortem examination. Okay, let's go to number 6. So may question dito kay autopsy. Ano ba yung dalawang type ng autopsy? Di ba dalawa to? The official at saka non-official autopsy. Okay? Official medico-legal at non-official medico-legal. Anong pinagkaiba nila? Yung official, ano to? It determines the cause of death. Ba? Determines the cause or the nature, the cause and nature of death. Of death. Na atin tong gagamitin that will be used in investigation purposes and for the administration of justice. Yung mga non-official autopsy or non-official medico-legal, ano to? Madalas to for mga education purposes. Okay, pag-aaralan yung katawan ng tao, i-autopsy. Diba, sino ba sa inyo? May naka-experience ba dito na ano na nag-attend ng mga tawag dito, mga ang tawag doon? Yung field trip, yan. Nag-field trip ba kayo ng nanood kayo na nag-autopsy? Kapag-field trip ba kayo ng ganon? Kasi kami, hindi before, no? Hindi kami nakapag-field trip ng mga ganon. O, same lang tayo, sir. Ayun, di ba? Malupit. Buti pa si sir, nakapag-try. O yan, marami dito. Parang hindi ko kayang manood nung nag-autopsy, di ba? Parang ano? Ma'am, di na po ba isa-send tong gising to? Discuss, ano pong ibig sabihin, sir? Ah, ito, itong arasyo. If needed, I will send. No, si-send ko kung kailangan ninyo. Okay. Send ko kay Sir Chaps, no? Send ko kay Sir Chaps. Sige, malakas kayo sa akin, eh. Ay, ano, police ka, sir? Ano, sir, ano? Sir Rush, ako ma'am, actual sa hinawakan ko pong kaso na murder. Wow. Wow, police pala si sir. So, sir, hindi ka ba nandidire? Paano pag, for example, no, nanood ka ng autopsy, tapos ang ano lunch mo pagkatapos, bopis, o kaya dinuguan, o kaya giniling, di ba? Yummy. Okay, sige. So let's all, galing naman ni Sir Rush, ang lakas ng loob. Ako nga, yung dugo lang eh. Na ganda ko pag nakakita ko ng dugo. Okay, sige. Let's move on to number 6. Ay, okay, BS Nursing. Okay, kaya pala. So, register ano ka sir, licensed nurse ka. Ano ka sir, nag-ETF ka ba sir? Ano, ETF ka? Okay, ETF. Okay sir. Sige po, let's move on. Which of the following is the primary role of the investigator upon the arrival at the homicide scene? Ano ang kanyang unang ginagawa pagdating niya sa crime scene? Okay? Verification of death, identification of the person who is responsible for the death, call a physician. Of course, we have to verify the death. Verification of death. Yan ang unang ginagawa ng investigator pagdating niya ng homicide scene. Okay. Parehas ba ang investigator at yung tinatawag natin na first responder? Okay? No. Okay, magkaiba. Ano unang ginagawa? What is the first
na ginagawa ng first responder pagdating niya ng crime scene. Save lives, correct. We have to save lives muna. Okay, we have to save lives. Yan ang unang ginagawa natin sa unang ginagawa ng first responder. Okay? Number 7. Which of the following pag first responder dapat ba police lang? Sa definition po ng first responder, kung sino yung unang makarating, for example, for example, BFP, ang unang nagresponde. Okay? So hindi police lang, hindi limited sa police ang first responder. Usually lang or mas malaki lang yung probability or chances na si police ang unang rumiresponde sa crime scene is because sila yung nasa field, sila yung nagpapatrol. Diba? Once na makatanggap ng report ang station, diba, si desk officer, yung tumatanggap ng tawag, diba, siya yung sumasagot, diba, inaalam niya kung inaalam niya yung mga detalye, like for example, sino yung tumawag, ano yung nangyayari, saan, sino, yun yung mga tinatanong natin. At ang unang ginagawa niya, nagkakaroon siya ng emergency broadcast. Diba? Pag nagkakaroon emergency broadcast, sa lahat ng lahat nung at that moment is nagpapatrol, diba, lalabas, ano yun, marinig yun sa kanilang radio na merong certain na incident na kailangan nyo mag-respond. So of course, yung pinakamalapit na nagpapatrol, sila yung unang dumadating sa crime scene. Kaya sila yung kinoconsider na first responder. Okay? So tandaan natin ang first responder, general rule, hindi sila pwedeng mag-imbestiga. Even nga mag-search ng mga evidence sa crime scene, hindi sila pwedeng makialam. Okay? Ang kanilang ginagawa lang talaga is to save lives. And then they cordon the area. Okay? They cordon the area. Pwede lang silang mag-collect ng evidence if the evidence that can be found are fragile evidence. Okay? Yung mga madaling mawala or madaling masira na mga ebidensya. Pero ang talagang merong trabaho, may responsibility to collect, to search and to collect for evidence are the investigator. Diba, tandaan natin si investigator. Kailangan kayo ay graduate talaga ng kurso ng investigation para kayo ay maging investigator. At ano ba yung minimum rank para maging isang investigator? What is the minimum rank to become a police investigator? Correct, police corporal or yung tinatawag natin dati na PO2. Okay, at least police corporal. Tinatawag natin dati na PO2. So yun na, you try to remember din yung rank classification natin under 11-200. Kasi madalas talaga yung tinatanong sa Leia. At sabi ko nga, nakakahiyamang sabihin, kahit ako, during the board examination, nagkamali pa ako dyan sa sa new rank classification. Mabiruin nyo, PNP chief na lang yun itinatanong sa amin, nagkamali pa ako ng sagot. Kaya, do not forget that rank classification. Even nung 2019, even nung latest na board examination, nagtanong ng ranggo. Okay, so it is best for you to memorize the new rank classification. Okay? Basahin to itong crime scene na procedure. Okay, procedure in the crime scene. Makikita yan sa PNP manual. Okay, nando doon yan. Nasa search yan sa internet. Lalabas yun doon. Okay? Which of the following is not one of the examples of covert information? Ano ba pag sinabi nating covert? What do we mean by covert? May nagsasagot ata ng 6. Ayun. Closed. Okay, nakatago. Pag sinabi nating covert, nakatago. Okay, closed yan. Okay. Kumbaga yun ay secret. Diba? Secret.